Matapos dumating sa bansa ang karagdagang supply ng bakuna kontra COVID-19, agad itong ibinahagi sa iba't ibang lokal na pamahalaan para sa kanilang vaccination program. Ang detalye sa ulat ni Luan Mayrondina ng GMA Regional TV Balitang Bisdak Live. Luan. CJ, kung noon kakaunti lang ang mga gustong magpabakuna, ngayon nag-uunahan na ang publiko para masama sa mga mababakunahan laban sa COVID-19. Matapos mahinto ng isang linggo ang pagbabakuna sa Talisay City, dumating ang 350 vials ng Sinovac. Dumagsa ang mga senior citizen at ang nasa 8-3 priority list sa muling pagbalik ng COVID vaccine rollout sa lungsod ng Talisay nitong linggo. Dahil 350 vials lang ang natanggap ng syudad, naubos kagad ito at may iilang nakapila na tinanggihan. Ayon kay Mayor Samsam Gulyas, limitado lang ang mababakunahan dahil magdedepende sila sa supply na ibibigay. Sa lungsod ng Cebu, ipinagpatuloy nitong linggo ang COVID vaccine rollout sa mga senior citizens. Nakatanggap ng 9,000 Sinovac vaccine ang Cebu City mula sa Department of Health para sa first dose na mga seniors na nakaparehistro online na umabot lahat sa 30,000. Ayon kay Consul Dave Tumulak, in charge sa COVID vaccine, naubos na ang bakuna kahapon. Nasa 2,000 na senior citizens ang nababakunahan kada araw. Doon ay nasagol nga priority A1, kanyang mga medical frontliners, pero gamay ra kayo, mga priority group A3, kanyang ato ang with comorbidities. Nasa tay priority group A2 sa ato ang mga senior citizen. Sa Lapu-Lapu City, muli ding isinagawa ang vaccine rollout para sa mga senior citizens at mga taong may comorbidities matapos makatanggap ng 2,000 doses ng Sinovac vaccine mula sa DOH-7. May 5,500 na mga senior citizens ang na-master listed sa lungsod. Sa Mandaue City, muling isinagawa ang pagbabakuna sa mga senior citizens. Ito'y matapos makatanggap ng 1,600 doses ng Sinovac mula sa DOH-7. 1,000 ito ang inilaan sa first dose ng senior citizens, 600 para sa second dose ng mga medical frontliners. Binakunahan na ang mga senior citizens sa Iligan City. Inuna ng Iligan City Health Office ang top 10 barangays na may pinakamaraming kaso ng COVID-19. Nasa mahigit 30,000 senior citizens ng lungsod ang nasa master list na mababakunahan. Sa El Salvador City, sa Misamis Oriental naman, mahigit 1,000 senior citizens sa 15 barangay ng syudad ang target na mabakunahan ng Sinovac vaccine. Samantalang dumating na sa Dagupan City Vaccination Center ang karagdagang 414 doses ng Sinovac vaccine mula sa Department of Health. Ilalaan ito para sa second dose ng bakuna ng mga medical frontliner at pagpapatuloy ng pagbabakuna sa mga senior citizen. Pero paglilinaw ng City Health Office, hindi sapat ang supply ng bakuna. Hindi na raw nakakamit ang target na 400 individual na mabakunahan araw-araw. Noong Lunes, nagsimula ang vaccination rollout para sa mga senior citizens at may mga comorbidity sa Bacolod City. Sa loob ng 4 na araw, nasa 2,000 ang nagpabakuna na isinagawa sa isang mall sa lungsod. Ngunit naalarma ang Emergency Operations Center sa pagdagsa ng mga taong nais magpabakuna pero hindi naman umano nakaparehistro online. Ang iba sa kanila, galit matapos napilitang umuwi dahil hindi pinahintulutan ang mga wala sa listahan ng online registrants. Sa Naga City, Camarines Sur, nagsimula na rin ang pagbabakuna sa senior citizens. Target umano ng lungsod na mabakunahan ang hindi bababa sa 300 na mga residenteng kabilang sa priority eligible A2 araw-araw. Samantala, sa Legazpi City naman sa Albay, nabakunahan na rin ang ilang punong barangay kasama ang kanilang konseho at mga miyembro ng Barangay Health Emergency Response Team na nasa ilalim ng A1 priority ng gobyerno. Kabilang din sa bibigyang halaga ngayon sa lungsod ang pagbabakuna sa senior citizens.
CJ, dahil dumadami ang mga gustong magpabakuna, kanya-kanyang apila na ang mga local government units para sa karagdagang supply ng bakuna. Patuloy pa rin ang panawagan sa lahat na sundin ang mga health protocols upang makaiwas sa virus. CJ? Maraming salamat, Luan Merondina ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak.